ba na si Oscar Barnack na nagtatrabaho sa kumpanyang Litz ang unang bumuo ng 35mm camera noong 1914? Ang kumpanyang Litz ay kilala sa buong mundo bilang expert sa paggawa ng mga microscope na may matatalas na lente. Teka, bakit nga ba naimbento ang small format cameras na ito? Noon kasi, ang ginagamit ng mga photographers ay ang malalaki at mabibigat na view cameras kasama ang mga tripod sa pagkuha ng mga litrato. Dahil nahirapan si Oscar sa pagbuhat ng higanting cameras, naisipan niyang pagtsagaan gamitin ang 35mm film. Ito'y may sukat na 1.5 by 1 inch kumpara sa 8 by 10 inches na film. At kahit na mas konti ang nare-record ng 35mm film, bumabawi naman ito dahil sa matatalas na lente ng Litz na nakakabit dito. And then there was Litz camera or Leica na mas convenient para sa ating mga photographers. Salamat kay Ginoong Oscar Barnack. Dahil sa kanya, nauso ang magagaan at malulupit na 35mm cameras na ginagamit ng mga photographers ngayon. At yan ang ating trivia para sa episode na ito. Ako po si Kate Bautista. Hi everyone! Today is October 17, 2011 at nandito ako sa Makati sa Filipinas Heritage Library kung saan magaganap ang photo exhibit ni Mr. Ray Castañeda, isang film-based photographer. According to Art Galindez Jr., photography has taken Ray Castañeda to unusual and interesting places. God is in the details, as Ray says. The eye of Ray highlights these details clearly and transforms them into something lyrical. Ray Castañeda's exhibit were graced by various well-known photographers in the Philippines. My name is Ray Castañeda and I'm a film-based photographer. Well, nagsimula akong mag-photography using a Instamatic camera. I borrowed it from my ninong, but I am a mountain climber. Pero hindi naman masyadong mataas yung akit namin. I became an apprentice printer with my uncle, who's a photographer. Digital na tayo ngayon, pero until now, nag-stick pa rin ako sa film. Isang reason nun, hindi ako nakatalon sa digital right away kasi ang mahal-mahal ng gamit. So, nag-stick ako sa black and white, tapos nagturo ako. Pag na-present ko na yung image ko at may naka-appreciate, para sa akin, parang yun yung icing of the cake. Na nag-enjoy na ako dito eh, tapos dinagdagan mo pa yung kaligayahan ko dahil na-appreciate mo. Yung pinakamasayang part sa lahat yung printing. Kasi you're going to put the negative in between the light source and the paper, di ba? And after exposing the paper, paglagay mo sa developer ng papel, lalabas yung image. Ako na, nung una, akala ko hindi totoo yung sinasabi ng mga printer na kagaya ko nung mga nauna sa akin, na yung first time na nakita nilang lumabas yung photograph is the same feeling how every time na magpiprint sila pag lumalabas. Ganun pa rin. I think film or digital, pareho lang yung advice na ibibigay ko. Kailangan they have to enjoy the image first before anybody can appreciate it, di ba? Ikaw muna. My name is Ray Castañeda and you're watching Camera Geek TV. Since I start photography, I'm enjoying it. I'm an artist and I was born to be a photographer. When the revolution 1986 came, then nag-decide ako talaga, I want to be a studio advertising photographer. Advertising photography is somewhat different sa parang mga pelikula. You have the camera, the lights, the crew, and you talk to some people before you start the shoot. Not in advertising. Many people are involved, creative, agency, the client, the art director, the writer, the photographer, the food stylist, the designer. Maraming involved to create one layout of photography. Minsan, kakabahan ka, pagdating sa shoot, yung matataranta ka, hindi mo magawa dahil pinupukpukan ng mga nakapalitid sa yung creative, client. That's the, sa akin yung pinakamulis na fearing, situation. Pero, once na magawa mo,
very fulfilling. Time will come if you're a photographer, no? Nasasablay ka eh. Not all the time. Magaling ka na hindi ka nagkakamali. To be a photographer, it's not that you will practice muna, then do the pro photography. No. Your actual job is your actual practice. There's no such thing as you practice first, then you shoot. Before, I seldom use a 135 format. Before, I use a Mamiya and a Sinar 4x5. When digital came, masyadong mahal kasi yung attachment for those kind of medium and large format. No? So, I shifted to 135, which I use a Nikon DSLR. I use the entry level. I don't use the high-end camera. My ultimate goal, well, I always put this in Facebook, to teach photography forever. To spread that photography is not only for one people, it's for everybody. I'm a photographer by heart, and I think I will die be a photographer. I'm Rod Banson, I'm an advertising photographer, and you're watching Camera Geek TV. Ang Manila Chronicle, dahil nung araw mayroon, ang Sunday Times Magazine, number one sa magazine eh, yung printing, rotogravure printing. What they need is a fine arts student. Isang question lang eh. Kung, alam mo ba yung kung anong definition ng complementary color? Sumagot ako eh, kung ano yung knowledge ko sa complementary color. That's it, in. Nag-apprentice ako, 3 months without pay. Umabot ako ng 9 years sa Chronicle. Detaching na experience ko. Lahat, all about yung printing. One of the best during the time, 1957. During my studies, ang isa sa mga professor ko, si Vicente Manansalas, sabi niya napapansin ko meron kang gustong express. But hindi ka maganap ng equipment. And then that is the time you can apply whatever yung frustration mo sa art. Buli na ako ng camera. Nakaproduce ako ng mga artwork. Doon na ako nag-umpisa ng pictorial at photo essay. Ang photographer, meron ka nakita. Anong gagawin mo? Titingnan mo na. Kunan mo. Analysis ko, lahat ng mga color ko, pumupas na eh. Pero ang black and white ko, makikita mo, pinipresent ko sa klase, kulay ano na, kulay brown na, sepia na. But still, napapakinabangan ko eh. Napapakinabangan ko. Sabi ni, ano, ni Mr. Big Season sa akin ng Federation, ipasidin mo na. Ayoko, gusto ko yung actual na ginawa ko. Yun ay pakikita ko. Color of black and white. Ang puso ko talaga nasa magazine. Sumali ko sa mga contest. Ano, alaswerte. Lalo ako nagkaroon ng inspirasyon. Kasasali. Yung pangarap kong, ano, yung vote of the year, nakuha ko. One way to encourage you to do more, yung initiative mo na magsipag, hindi ka pwedeng tutulog. Ang synchronization ng ano, ng modern photography, sumunod din sa edad ko eh. Noon, walang meter to the lens, no? Suntok sa puan. Kung wala kang light meter na handheld, sorry ka na lang. Yung incident, saka reflected light. That is one of the most important in photography. To vision na pantay ang kuha mo. Color o black and white. Ang concentration ko, ISO 800. Yun lang, yung ngayon, tuloy-tuloy ako doon sa film ko ng 800. Kasi sa photojournalism, may discipline eh. You cannot enhance, you cannot correct. Alam na ang editor kapag niloko mo siya eh. Lalo pag ang photographer hindi marunong sa shadow. Dalawa shadow. Sa pagkuha mo, isa lang. Eh, magdadagdag ka dahil in kinokorek mo, nililinawan mo eh. Yun ang error. To exaggerate ang litrato, sobrang ganda. Pero wala. Walang value. Hindi ka gaya ng isang click. Ito na eh. Yung moment. Nakakasira sa mga kabataan yung excitement eh. Excited sila. At dapat yan, ihiwalay mo sa grupo. Yun yung pangarap ko sa mga bata eh. Kasi pare-pareho eh. Parang ang dinispray yung litrato, isa lang, wala na kaisip kagaya nung ang subject eh, yung fresh orange. Doon lahat, tsaka mangga. Wala na kaisip na lahat kinunan ganon. Sabi ko, yung conclusion ko, kahit man lang ba iniwa mo at pinigaw mo sa baso, naging juice eh, dinaiba ka. Sabi ko, mag-rebelde kayo. Pagdating sa grupo, umiwalay kayo. So that you can think of, ito, sintido, tsaka yung mata, tsaka ito, tatlo yan eh. Puso,
utak tsaka yung mata. May nag-appreciate ka ng beauty. Di kasama yung tatlo na yun. You need to produce something that can identify you as you are. You know? Malalaman eh. Kahit na, siguro kahit na sa mga pictorial o litrato mo, anything about human interest and art photography, even without my name, they know na ako. Kaya, Edyan.